Good morning, everyone. So today is November 6, 2022. So nakita ninyo sa my title kung ano ang ating pag-uusapan today. So nung November 4, meron kaming medical. Dito kasi sa Taiwan, tatlong beses nagme-medical ang kami sa loob ng isang kontrata. Kasi 3 years ang kontrata dito. So every 6 months, 18 months at saka pang 30 na months mo sa iyong kontrata magme-medical kayo. So may dadating na van, pipikapin kayo isa-isa sa inyong location and then dalhin doon sa hospital and then pagkatapos na ng medical ninyo, titipunin kayo, ibabalik din kayo kung saan kayo kinuha. So yung driver kadalasan sa ganyan ay zero English. So pure Chinese talaga sila. So hindi naman natin sila masisisi kasi kung hindi sila marunong. So tayo ang mag-adjust kasi tayo ang dayo dito at tayo ang nangangailangan ng trabaho. Tsaka language, salita na talaga nila yan. Ngayon, ano nangyari? Naawa lang ako doon sa, ako din naman, 6 years na ako dito, di naman ako marunong mag-Mandarin, pero pinagsisihan ko yun sana noon nung nalaman ko na sila pala ay hindi marunong, sana nag-basic lesson man lang ako sa Pilipinas bago pumunta dito. So, my last kaming pick up na Pinay doon sa Shallow Hospital. So, ngayon, ang driver, pagdating namin doon, tinawagan siya. Ang sabi ni Chai Nali, oh, di ako sure kung tambang pagka-pronounce ko kasi mahirap i-pronounce ang salita nila. Basta ang ibig sabihin doon sa sinabi ko ay nasaan ka. Ngayon, yung kausap, hello lang ng hello. Yun pala, hindi pala niya naintindihan ko ano ang sinabi ng driver. Kasi na-expect siya na maalam din mag-English kasi alam naman na Pinay. Pero walang ganun. Tayo ang mag-adjust. So, alam niyo ang nangyari. Kasi mga sampo kaming nasa loob ng van. Nagtatawanan ang lahat maliban sa akin kasi syempre hindi ako tatawa doon kasi walang nakakatawa doon. Nagagalit yung driver kaya sumabat na lang ako. Sabi ko, nasaan ka? Ayun, narinig niya na sabi ko nasaan ka, nandun siya sa gilid. Tsaka namin nakita na nandun pala siya sa gilid. So ang sabi doon ng driver, ni Chainali, sabi niya, Luan si Patsaw, sabing ganun. So sa mga nakakaintindi, masamang salita yung Luan si Patsaw na yan. Tapos nagtatawanan ang nasa loob na tingputong daw ang Philippine rin, tingputong ganun. Mga Pilipino daw, di daw nakakaintindi. Ganun. So anyway, hindi lang naman ako, hindi ko lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, sampo beses narinig yung ganun na ang Filipino daw ay tingputong. Nagsawa na ako sa ganyang salita kasi palagi ganyan sinasabi nila dito. Na mga tingputong daw mga Inglesera daw ang mga Pilipino, din daw nakakaintindi ng Mandarin. Pero marami namang mga Pinay ditong matatalino, marami ditong natututo silang mag-Mandarin. Eh ako hindi talaga ako natuto, wala namang akong kausap dito kundi yung manubela ng sasakyan. Tapos iba naman yung nature ng work ko kasi madalas na sa biyahe ako, wala namang akong kakausapin. So paano naman ako matuto? Eh, yung lolo ko, di ko naman basta-basta yan kakausapin kasi sakit yung lalamunan niya. So, lesson learned. Yung mga marami akong nakikita dyan sa post sa Facebook, napaka-apurado. Matagal na kuno sila, hindi makaalis-alis. Ganito, ganyan, kung ano nang pinagsasabi. Kung ako sa inyo, no, kung makarinig kayo, kung makapanood kayo nito, kung ako sa inyo, yung mga pinag-hybrid-hybrid nyo, ang tagal nyo nakaalis, ganito, ganyan, mag-aral kayo ng basic Mandarin. Kasi yun talagang kailangan dito. You like it or not, kailangan ninyo. Kasi marami nag-i-struggle dito mga Pinay na bagong salta, na mapagalitan pala lagi kasi hindi sila nagkakaintindihan ng kanyang alaga at ng kanyang mga amo. So doon nagsisimula ang mga verbal abuse. Doon papasok yung mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari na gusto na magpalipat, na aabuso physically. Basta dahil sa language barrier, maraming Pinoy, Pilipina dito. Ako isa na nag-i-struggle sa ganyang problema. Kasi kasalanan ko din naman yun. Bakit ako pumasok sa Taiwan na hindi ko naman alam ang pagsa-Chinese. So, ganun. Hindi ko din naman alam. So, noon kasi, ignorante kasi. Kaya, yun. Anyway, lesson learned.